Uy, mga kamoto, live tayo. Andito na ako sa bahay. Grabe, nabot ako ng ulan. So, di ba kanina, nandun ako sa may Star Mall. Show Boulevard. Dahil nandun yung reporting ko para sa traffic update. So, bumili na rin ako ng mga kakailanganin ko. Kasi hindi naman pwede yung misis ko gawa nga ng meron na siyang kumbaga buntis kasi. So, hindi siya makakalabas din. So, since ako is part of media, so, ako lang nakakalabas. Anyway, kamoto, kaya ako na pa-live ngayon. Kasi, nagpadala sa akin yung... Ayan o, si Sir John Patrick Piñero. Si Sir Patrick pala, chinat ako nito dito sa page ko. So, sabi niya, magpapadala daw siya ng honey. So, sabi ko, sige sir, maraming salamat. Pero, malapit pa dito, isa siyang beekeeper. Meron siyang sarili niyang farm sa... Ano ba to? Ah, nag-Carlan Laguna pa pala. Uy, sir, maraming salamat. Ayan, actually, kamoto, marami hong nagpapadala sa akin ng fruits, vegetables, ayan. And, of course, syempre, yung iba in cash. Maraming salamat. So, soon, babatiin ko kayo. Pero ito kasi, sabi nagulat yung asawa ko dito. Kasi daw, ito daw, parang napakabihira yung ganitong honey. So, okay. So, itong honey na to ay ang tawag dito, ang nasa loob nito ay, may kabasahin ko ha, 1 bottle of stingless bee pollen, 1 bottle of white, Brevilligulia, sorry, hirap basahin, honey with honeycomb, tapos, 1 bottle of, stingless bee pollen. Okay. So, anyway, hindi naman ako expert. Pero, buksan na natin. At sigurado ko, ito totoo ha, kamoto ha. Kasi, yung asawa ko, nag-research siya about this. And, meron tong benefits, of course, with, magkaiba palang benefits, no? Pag sa lalaki, nag-take nito, at babae, iba-iba yung benefits doon. So, sabi niya, nung asawa ko sa lalaki, ay, for men, ang benefits nito ay improves blood circulation through the body, reduce fatigue and joint pain, sleep soundly at night. Wow! So, yun yung for men. Sa women naman, ng mga babae, it improves the menstrual cycle and restore menstrual. Number 2, overcome difficulty to sleep at night. Honey can be made facial mask to smooth glowing skin. Number 4, superfood, the best multivitamins. So, ang matindi pa nito, it heals ulcer, improve health and eyesight, reduce cholesterol, cures cold and cough, improve blood circulation, treating diabetes, okay, pero matamis to, I'm sure. Pero, honey to eh, cure arthritis, cure asthma, meron ako niya, pero hindi naman na ganun ka, number 4, overcome hepatitis. So, ang dami niyang benefits. At ito pa ang sabi ni Sir Patrick. Kasi ako naniniwala ako kamoto dito eh. Kaya nga yung mga previous post ko. Diba, ang sabi dun sa post na pinost ko, tinanim ng Diyos ang dahon at mga puno para yun yung magiging nung kagalingan natin. Tapos ito pa matindi. Dahil sa Old Testament pa lang sa Bible, binigay na ito sa mga Israelita noong papunta sila sa The Promised Land. Imagine until now, nag-i-exist pa yon. Honey and milk lang source nila. So, let's do the unboxing. Dati gadget eh. Uy, wow! Ganda oh. Ganda ng pagkakapak. Ayan. Ayan, sir. Uy, salamat talaga na marami tayo kalagay natin dito. Ay, pag okay talaga to, I'm sure okay to. Kasi bukod sa nasa Bible, mas naniniwala ako dun sa kamoto, dun sa natural na gamitan. Ay, nag-comment pala siya. 2 bottles bro pala yung stingless honey. Sumobra ba, sir? Balik ko ba? Hindi, dito na lang to. Uy, salamat ha. Ah, nakasakit. Ika lang. So, buksan natin. Pero oo, tapat talaga yung mga packaging nito, lalo na pagka LBC, hindi natin kasi masabi. O, dapat talaga balot na balot.
So isipin niyo yung kamo to, ganyan akong kamahal ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Una, kahit na nasa stage 4 na ako o bigit na ako ng kamatayan, no. Anyway, nagre-research ako. Syempre, ang research ko is on Google. At talagang ang dami talagang namamatay na cancer patient. Kapag ka nakikimo ka, kapag wala kang pera, naku, mamamatay ka talaga. Pero alam nyo, Kamoto, ever since 2016, hindi ako nag-take ng mga ano, ng mga chemical na gamot. Kasi alam ko, yan na nga, proven nga, no? Hindi ko pa alam before, ha? Pero talagang, kaya siguro hindi ko tinuloy yun. Kasi, baka siguro ito yung time na magbigay ako ng inspiration, chances para dun sa mga cancer patient na katulad ko na ganito na, nasa bingit na. Pero ito, oh, all natural. Actually, hindi ko alam, sir, dito kung ano yung stingless at kung ano. Yung asawa ko malalaman to. So, natuwa ako, napalive ako. Kasi imagine ka mo to, ha. Ever since, very, hindi ako yung health conscious. Okay? So, nagiging health conscious lang ako kasi nandito na ako sa point na nagkasakit na ako. Okay? So, sabi nga eh, hindi pa huli. Hindi pa huli para may mabago ka pa sa katawan mo. Siguro, God is using me para maging inspiration. Kasi alam niyo naman kamoto kung gaano kong katarantado dati sa mga vlog ko. Diba? Kahit walang kwenta, hala, sige, basta. Pero ang ano ko pa rin dun kasi tumutulong ako. Siguro, yun, yung personality ko eh. Pero since may kailangan baguhin at mabago, tumulong. Ayan, ang gando. Namiss ko tayo. Sir, pwede yung jeans sa susunod. Uy, joke lang. Hindi ako umuulam, ha. May ino. May name sa side, bro. Ay, okay. Sige, sir. Check natin. So, ito, since same lang naman siya. Ay, hindi. Ba't parang mas maliit yung isa, sir? Sorry ko. Oh, ito, ha. Ito ang bigay ng boss ko dati sa akin. Nung British kong amo. Ayan. Lahat na tinatago ko, pati yung relo, bigay din yan ng boss ko. Ganun ako mag-alaga sa mga gamit ko. Kala nung iba, pundar ko. Hindi, binibigil din sa akin yung iba. Because I know how to value things. Yan. Ah, ito. May naka... Well, ito, sir. Ano to? Parang ano? Chicharon? Ito, sir. Yan yung bee pollen. Okay. Uy, yung... Ganito pala itsura niya. Ganito pala itsura niya. O, oh, kamoto. Look, oh. Tapos ito, sir. Ano tong isa? Stingless bee honey. Yan. Ah, sabi nga nung misis ko, sir, ilalagay niya to doon sa may Quaker oats ko. Yung whole wheat. Ano yung whole wheat ba yun? Hindi kasi talaga ako maalam eh. O, oh, ayan, oh. Ganda. Nagre-reflect kasi may pagka-reflectorize yung sticker niya. Hindi siya yung chipipay na sticker, ah. Eto yung masaganang honey ni Happy. Happy pala sir ang ano mo? Pangalan mo dito. O yan, Sir Patrick. Yan. Si Happy Piñero. Yan, order kayo sa kanya ng ganito. Yung sa mga health conscious dyan. Yan, order kayo kay Sir ano, Happy Piñero. Tapos ito isa, alak. So, suck and dive. Ah, ang pangalan pala ng farm ni, ano, sir, is Sac and Zion Bee Farm. Hulaan ko, ha? Siguro pangalan to ng anak ni sir. Oo, layo nung ano, eh. Layo nung pangalan dito, eh. Sac and Zion Bee Farm. Oo, yun. Nagbarangay Talangan, nagkarlan Laguna. Oh, made in the Philippines to, kamoto. Oy, sir, maraming salamat sa mga tulong na pinapadala nyo. Ay, nako. Sir, pagka mayroong oras soon, papasalan ko yan. Sasama ko si sir. O, magkita-kita tayo. So, yan kamoto yung nareceive kong tulong. Ah, diba? Kita yan naman. Ganyan akong kamahal ng Diyos eh. Ginagamit niya yung mga tao para ako, kaisa niya ako, ipakita ko ano yung natural, okay? Basta, ako kamoto, itong sakit na to, hindi ko to idadaan sa chemo, sa mga chemicals. Kasi wala naman binanggit yung Diyos dyan eh. Sabi naman ng Diyos, dahon,
yung puno, yung mga halaman, yung bunga, no, hindi naman sinabi na, oh, uminom ka ng, ano, ng pain reliever, ng painkiller. Parang ganito lang yan. Pag masakit ang ulo mo, inom tayo ng inom ng mga painkiller, pero kung tutuusin, chemical yun, di ba? Eh, pag masakit ang ulo, ang solusyon lang, uminom ka ng tubig, eh, kasi ulang ka. Eh, gusto kasi ng mga Pinoy, lahat tayo dito, gusto natin instant, di ba? Kaya nga, maidagdag ko na lang din dito, Kamoto. Yung, di ba, naging issue dati si Dr. Farah. Inilalaglag siya ng mga malalaking kasamahan niyang doktor at yung mga pharmaceuticals. Alam niyo kung bakit? Kasi si Dr. Farah, marami na papagaling sa natural na gamot. Samantalang yung ibang doktor, re-resetahan ka ng kung ano-ano, lulutuin yung katawan mo sa kemikal, pero hindi sinabi sa Bible na uminom ka ng gamot na gawa sa kemikal. Kaya, Kamoto, ito, sinusuportan ko talaga to. Yung may nagko-comment dyan na mga barley at kung ano-ano pa, yun. Yun yung binigay ng Diyos, kaya yun yung itake natin. Pero aminin na natin, Kamoto, no? Hindi naman natin maikakaila na masarap ang bawal. Pero sana matuto nating balansin yung maganda dun sa pangit. Ako, pinagsisiyahan ko na kasi stage 4 na ako, mamatay na ako. Ano pa bang gagawin ko, di ba? Kung hindi, I take every small or single chances to live. Pero, who knows, di ba? Pag kinuha naman niya tayo, may magagawa pa ba tayo? So, yun lang. For me, Kamoto, dun tayo sa natural. Eat healthy foods, vegetables, or kung ano-ano man. Pero, syempre, kung mapapansin nyo rin, may pagka mahal yung ibang produkto like gulay and ano ngayon, fruits. Siguro kaya minamahalan yan dahil para hindi tangkiliki ng tao. Pero kung nasa probinsya ka, ang swerte mo. Diba? Kaya siguro minamahalin yan eh. Para hindi siguro tangkiliki ng tao, para basta-basta lang tayo kumain ng mga nandyan sa labas na ang sarap pero ang pangit ng epekto sa katawan natin. Wag na kayong gumaya sa akin, Kamoto. Dahil, nako, hindi ako maniniwala na COVID ang papatay sa akin, pero ako maniniwala ako na kapag namatay ako, baka sabihin COVID yung kahit cancer yung sakit ko. Alright? So, Kamoto, update ko kayo sa tomorrow. So, pupunta ako ng Tagaytay and magla-live ulit tayo para sa RSAP in action. Maraming salamat po sa bumubuo ng RSAP at kay Kernel Busita. Salamat sa mga leader na tumulong sa akin dito sa riding community. Kahit na medyo may konting tampuan, nalitan sila at least kahit papaano dito dahil siguro sa nangyari na rin sa akin, edi nagkaroon din kahit papaano ng pagbibigay tulong. Tapos by Thursday, Kamoto, nasa may Lucena City ako. So, vi-videoan ko sa inyo kung paano yung natural na gamutan sa akin ni Doc. So, hindi ko muna papangalanan si Doc, hindi ko na rin muna ipapakita ang mukha niya at hindi muna ako magbibigay ng clue kasi ayoko lang sirain siya eh, ng ibang doktor, no? Ayoko lang siyang sirain. Kaya lang, itong mga doktor na kulokoy na to, yung mga hindi dumadaan sa natural na proseso, nako, baka ma, dito palang impyerno na eh. Pero anyway, enjoy your living hell. Basta ako, nagbago na ako. Dito ako sa natural. Hindi ko na para lokohin yung mga tao sa paligid ko. Salamat, sir. Ano? Patrick, pagaling ka, bro. Baka kilala ni Colonel ang tatay ko. Lieutenant Colonel Maliwat. Ay, nako. Sige, may kikwento ko yan. O, pag-usapan natin yan. Bukas, note kayo sa RSA page nila. At Thursday, update ko kayo. Basta nakikita niyo yung dugo ko ilalabas dito. Tapos pag nilabas yun, bibigyan siya ng oxygen. Oxygen ay bibigyan sa dugo ko. Hindi pag nilabas yung dugo ko, bibigyan ako anong damot, nalulutuin yung katawan mo sa chemical, napapatayin daw yung cancer, pati ikaw patay. O kasi yun, pinapatay lang doon cancer cell, yung chemo. Pero ang pinapatay nung gamutan ko ngayon, yung buong ugat ng cancer, hindi lang yung cancer, kung saan siya nagmumula. O, di ba? Soon, Kamoto, PM nyo lang ako para maipagtanggol ko naman tong mga doktor na to na talagang gumagawa ng mabuti sa atin. Ang tinatawag ko dito sa mga doktor na to, missionary doctor. Bakit?
they rely on the Bible at saka natural yung gamutan, hindi chemical ang aanuin sa'yo. Oh. Kasi ako naniniwala ako at galit na galit ako dyan, pharmaceuticals are the real mafias. Sige nga, sino nag-survive sa chemo? Siguro, swerte na nung iba kung may pera ka. Eh, paano pag wala? Pero no question, alam ko meron dyang iba na nag-survive, pero it's good for you. Pero kung galing kayo sa chemical na gamutan at pupunta kayo sa herbal, malabo. Pero pag nagsimula kayo sa herbal, hindi na kayo pupunta sa chemical. Kasi masyado ng overdose yon. At mataas na yung tolerance nyo. Okay, maraming salamat mga kamoto. At yun, mamaya, mga 1 o'clock pala. Oo nga, 15 minutes na punta na ako sa dentista ko. Pupunta ako doon para tanggalin yung mercury na pasta dito na nilagay nung doktora ko when I was young. Yan. So kasi yung mercury na yon is it cause lason sa katawan ng mercury. So, hayaan nyo kamoto habang natututo pa ako, i-share natin dito sa vlogging page ko at sana magsilbing inspirasyon to sa lahat. Alright, Jello for the page mga kamoto and have a good day. Kita-kits ulit mamaya siguro.